Paano ba? 8 tips para tumaas ang confidence mo. Shout out to Clarissa Adalia, Mark Jason Nava, and John Andrea. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How-To channel for more Tagalog How-To videos. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Ikling patalastas lang po, maraming magaganda at murang products ang Xiaomi. Please click this link below. You can see it in the video description para po makahanap kayo ng magagandang items na talagang pasok naman sa budget. Let's start the video. Tip number 1. Alagaan mo ang iyong panlabas na kagandahan o kaanyuan. Madaling makapagtayo ng confidence kung aalagaan mo ang iyong sarili ng mabuti, lalo na ang panatilihing malinis ang iyong katawan. Ugaliing maligo araw-araw. Ang mga kuko ay dapat nasa tamang haba at malinis at ang ngipin ay nasesipilyuhan at iba pa. Bukod sa iyong katawan, dapat ang lahat ng damit at gamit mo ay malinis rin. Hindi lang dahil sa maganda ito tingnan, kung hindi ay para na rin sa pangkalatang kalinisan. Mas lapitin ang tao na malinis at mabango. Paminsan kasi hindi natin naiisip na nakaka-apekto ang pananamit at ang hygiene natin sa confidence level natin. Pero kapag feeling natin na maayos tayong humaharap sa ibang tao, pag alam natin na naligo tayo, nagpabango, nagsipilyo, hindi tayo mahihiya, lalo na pag nasa labas tayo kasama ng ibang tao. In fact, malamang mapupuri pa tayo na siyang magpapataas palalo ng ating self-confidence. Kaya huwag papabayaan ang sarili. Tip number 1, kung gusto mo maging confident, alagaan mo ang iyong panlabas na kagandahan o kaayusan. Tip number 2, ingatan ang kalusugan. Isang mabuting paraan upang tumaas ang iyong confidence ay ang ingatan ng iyong kalusugan tulad ng pananatiling nasa tamang timbang. Makakamta nito sa paraan ng tamang pagpaplano ng pagkain at sapat na ehensisyo araw-araw. Hindi naman kinakailangan na gutumin ng sarili o sumobra sa pagtakbo o pagbuhat ng weights. Ang mahalaga ay ang gawin nito ng unti-unti at maging consistent. Isipin mo ang layunin mo upang mabuhay ng matagal at malusog. Ang kalusugan o ang pag-maintain ng normal weight o di kaya ay pagpapapayat ay hindi lamang importante para mas magmukha tayong kaaya-aya sa harap ng ibang tao. Ngunit may epekto rin kasi ito sa kalusugan talaga natin at kung gaano katagal tayo mabubuhay. May epekto rin ito kung ano yung mga activity na pwede natin gawin. Anong mga damit ang pwede nating masuot at anong mga bagay sa atin. Kaya kung maaari, subukang i-improve ang iyong kalusugan. Hindi lamang gaganda ang panlabas niyong kaayusan o kaanyuan, pero pati na rin ang nararamdaman mo sa loob. Kung nakapansin ka na ng pumayat dati na tumaas bigla ang self-confidence, yun ay dahil sa tip number 2, ingatan ang kalusugan. Tip number 3, magdamit na maayos at tama. Isang madaling paraan upang umangat ang iyong confidence ay ang pagdadamit ng maayos at tama. Dapat ang damit mo ay malinis at mabango. Tiyakin rin na walang punit o labis na sinulid sa laylayan ng iyong mga damit. Tingnan ang iyong cabinet at alamin kung papaano mo pa magagamit ang lahat ng iyong mga damit sa tamang okasyon. Hindi kinakailangan na marami kang damit. Ang importante ay maisusuot ka na tama sa okasyon. Maging simple lang sa pananamit. Hindi kailangan na makulay o magarbo parate ang suot. Tip number 3, magdamit ng maayos at ng tama. Tip number 4, magpasalamat sa mga biyaya. Minsan nakakalimutan natin kung gaano tayo pinagpala sa buhay. Ugaliin na magpasalamat sa mga bagay na nangyari sa iyong buhay.
kahit sa simpleng paraan ay maipapakita natin na tayo ay nagpapasalamat. Maaaring isulat ito sa iyong journal o kaya ibahagi ito sa iyong matalik na kaibigan, kapamilya o asawa ang mga bagay na iyong pinasasalamatan sa buhay mo. Ang pagpapasalamat sa mga biyayang natatanggap ay makapagdudulot ng masayahing disposisyon sa pang-araw-araw. Ikaw ay magiging palangiti at magaan kausap at magiging mas self-confident. Minsan kasi ang lagi nating napapansin ay yung mga bagay na wala sa atin. Nakakalimutan tuloy nating magpasalamat para sa mga biyayang binigay sa atin ng Diyos. Kaya tip number 4, matutong magpasalamat sa mga biyaya. Tip number 5, maglaan ang mga layunin sa iyong buhay. Ang pagtatakda ng mga layunin sa iyong buhay at ang unti-unti pang abot nito ay isang mabuting paraan upang maiangat ang iyong self-confidence. Dapat lamang tandaan na marami kang katangian na makatutulong para ang mga ito ay iyong makakamit balang araw. Kahit mahirap ang iyong mga layunin, dapat magpursigi upang ito ay makamit. Maghanap ng mga tao o kaibigan na makatutulong sa iyong makamit ang iyong mga layunin at pangarap. Ito ay ang mga mentor o coach na gagabayan ka sa bawat daan na iyong tatahakin. Tip number 5, maglaan ang mga layunin sa iyong buhay. Dahil tataas ang self-confidence mo pag nakamit mo ang mga ito. Tip number 6, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Kahit maliit na pag-unlad ay maituturing na pag-unlad pa rin. Huwag kalimutan na pwede mo rin ipagdiwang ang iyong mga maliliit na tagumpay upang mapatunayan mo sa iyong sarili na kaya mo ito. Kung naghahanap ka ng trabaho, magsaya sa bawat panayam na makuha mo. Kahit maliit man ang proyekto na natapos mo, magsaya pa rin at nakamit mo ito. Ibahagi ang mga tagumpay na ito sa mga pinagkakatiwalaang tao na may malaking paniniwala sa iyo. Makatutulong na marinig ang kanilang mga salita na makapagpapatibay ng iyong loob. Tip number 6, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay maski gaano man kaliit ito. Tip number 7, huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. Madaling sabihin, ngunit mahirap gawin. Madalas na ikinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Ang ganitong gawain ay nakakabawas ng tiwala sa sarili. Mas mabuti nang gamitin mo ang iyong oras at lakas na ipagbuti mo ang iyong sarili. Maaari kang magbasa ng libro o manood ng mga video na makukuhan mo ng aral para mapabuti ang mga katangian mo. Tandaan na ang lahat ng tao ay iba-iba mag-isip at gumalaw. Lahat tayo ay may natatanging panis o panloob na katangian. Tip number 7, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Tip number 8, tanggapin mo ang mga pagdududa mo. Lahat ng tao ay hindi nawawala ng pagdududa sa kanyang sarili. Ang pinagkaiba ng tao ay merong iba na kahit may pagdududa, hindi sila takot na harapin ang kanilang mga kahinaan. Isang paraan upang mapataas ang iyong confidence ay tanggapin mo na meron kang pagkukulang at harapin mo ang mga ito. Gamitin mo ang iyong takot at duda sa iyong sarili bilang panandaliang hamon na kaya mong lampasan. Gawin mo itong inspirasyon upang mapabuti mo ang nais mong baguhin sa iyong sarili. Tip number 8, tanggapin mo ang mga pagdududa mo sa iyong sarili. Tao ka lang at meron kang magiging kahinaan. Pero instead na ma-discourage o bumaba ang tingin mo sa sarili mo, gamitin mo itong hamon para mapagbuti pa ang iyong sarili. Maraming salamat sa panonood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How To channel for more Tagalog How To videos. Please like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel, and also support our business page, facebook.com/TokTokPasigFranchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code for cheaper delivery fees, PPS 125-04952.
Malaking tulong po ito para sa ating channel. Inaanyayahan ko rin po kayo na tumingin sa mga produkto ng Xiaomi. Napakamura pero napakaganda ng mga ito. Pakiclick lang po ang link below na nasa video description natin para makita ang iba-iba mga produkto na tinitinda nila. Maraming salamat po sa pagnood. Sana po ay may napulot o natutunan kayo sa ating video. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.